po sa ating lahat. Ayan, mega love shout out sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Ito naman po si Kapitana Nihites, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So ngayong araw po, ayan, aala naman po ng lahat na si Kapitana Nihites ay isa pong OFW. So ngayong araw, meron naman ako isang napakagandang inspiring, na very inspiring na kwento ng buhay ng isang OFW. I-share ko lang sa inyo yung masasabi kong blessed day ko ngayong araw. Kumbaga, isa sa mga magagandang nangyari sa araw na ngayon, buhay OFW ko. Ayan. So, kanina umaga, habang nagbabakyum ako, nagulat ako, di ba, na inabot ni Madam sa akin ito, tatlong red packet. Ayan. Itong tatlong red packet na to is, sabi niya, this is for your kid's birthday. Ayan. So, every year po yan, hindi talaga nakakalimot si Madam sa birthday ng mga anak ko. That's why masasabi kong super blessed ako bilang isang OFW. Kumbaga, maganda yung naging kwento ng buhay OFW ko dito sa Hong Kong. Ayan. So, mula nung nag-umpisa akong pumunta dito kay Madam, pang third contract ko na ito. And every year po, meron po talaga siyang binibigay na birthday para sa mga anak ko. Kahit na ngayon is meron na po mga trabaho yung mga anak ko, hindi pa rin po siya nakakalimot na magbigay ng kanyang pa-birthday. So, itong dalawang red packet na to is para sa dalawang anak kong lalaki. And ito pong Hello Kitty na to is para sa anak kong babae. So, nagtataka kayo kung bakit tatlo po, kasi yung panganay ko is November 2, which is kahapon yung birthday niya. And then po, ang dalawang ito is November 7 para po sa pangalawang anak ko at sa bunso kong babae. Nag-iisa kong unika iha. Ayan, kasi ang birthday nila is November 7. Magkapareho po sila ng birthday. Ayan, ipinanganak ko yung pangalawa ko November 7. After 6 years, November 7 ulit, ipinanganak ko na naman yung bunso kong babae. Ayan. So, tatlo po sila. Birthday nila is November. Kaya, palagi pong naalala ni Madam yan na pag November, birthday ng tatlong anak ko. So, nagulat ako kasi, nung binuksan ko ito, ayan, ang laman po is tagpa 500 Hong Kong dollar. Ayan. Kasi last, nung nakaraang mga birthday nila, binibigay ni Madam is 300 bawat isa. Ayan. So, ngayon po is 500 each ang laman ng red packet. So, super blessed po talaga ako. Kasi pati mga anak ko, mahal na mahal ni Madam. Ayan. At talagang nagsusuporta talaga siya, no? So, ayan. So, sinabi ko na to sa mga anak ko. Nag-video call na kami kanina. Group call. Ayan. And they are very thankful and sobrang tuwa din nila kasi talagang pati pagmamahal ni Madam ay binibigay sa kanila. Ayan. So, ayan po yung napakagandang nangyari sa buhay OFW ko ngayong araw na gusto kong i-share sa inyo to inspire sa mga kapwa ko OFW na ang buhay dito sa abroad ay hindi po pare-pareho. Paswertihan lang po talaga ang tinatawag na buhay abroad. Kaya minsan hindi maiwasan na magkaroon ng comparison sa mga trabaho natin, sa mga pag-uugali ng mga amo natin, at sa mga benefits na nabat na tatanggap natin galing sa mga amo natin. Pero sabi ko nga, paswertihan lang po talaga. So, wag natin i-compare yung nagiging kwento ng buhay OFW natin doon sa iba. O kumbaga, wag tayong mainggit kasi sinasabi nga paswertihan, di ba? Kung napunta ka sa mabait at magandang amo, swerte mo. Pero kung napunta ka doon sa medyo hindi generous na mga amo, so, di ba, at least tiis lang, di ba, kasi hindi naman nakasama sa kontrata ang pagiging generous ng isang amo. So, yan po, no, ang napakaganda lang is kung ano yung paghihirap mo dito is talaga masasabi mong worth it. May mga amo minsan na tinatrato nilang kapamilya yung mga katulong nila. And may mga amo naman minsan na talagang katulong ang turing sa'yo. Kumbaga, bawat sentimo na binabayad sa'yo is talagang sinusulit nila. So, ako, masasabi ko na isa ako sa mga maswerte dahil dito, hindi iba ang turing sa akin. Kumbaga, sa pagkain, pantay-pantay yung kinakain nila, kinakain ko, sabay-sabay kaming kumakain. Kung ano yung mga pagkain dito, open naman akong kainin. And hindi talaga yung tipo ng amo na talagang sinusulit yung bawat sahod sa'yo, talagang sinicheck bawat oras ng trabaho mo, diba? Kumbaga dito, ako na lang bahala kung ano yung pwede kong gawin, diba? Kasi alam naman ang amo ko na pagdating sa trabaho, kung kailangan kong puyatan, puyatan ko yan. Kung kailangan maripasan ako ng gutom, gagawin ko yan hanggang matapos lahat ng trabaho ko, diba? So, ayan, no? And isa rin sikreto kung para makuha mo yung
tiwala ng amo mo is talagang ituring mo silang pamilya. Kumbaga, habang nagtatrabaho ka dito, hindi lamang dahil sinasahuran ka, kundi magtrabaho ka bilang pamilya nila, di ba? And huwag mong ilayo yung sarili mo sa kanila, huwag mong lagyan ng wall yung relasyon ninyo bilang amo at katulong. Kasi once na makita nila na parang pamilya ang turing mo sa kanila, lalong-lalo na sa mga anak, diba, na ituring mo mga anak mo at sa mga parents nila. Kasi yung mga Chinese, very respectful talaga sila at very, talaga sila sa mga parents nila. So, pag nakita nilang talagang respetado mo yung mga parents nila, inaalagaan mo, sobrang na-appreciate nila yon, diba? So, ayan guys, no, lalo na yung amo ko, walang pakialam niya dito sa trabaho, sa loob ng bahay, as long as maalagaan ko yung alaga ko si Moy Moy at yung tatay niya. Sobrang super happy na si Madam doon, no? So, yan po yung aking magandang kwento ng buhay OFW na nangyari ngayong araw. Ayan, so, thank you so much talaga kay Madam. Super grateful talaga ako dahil sa mga tulong niya sa akin, sa mga blessings na sinishare niya sa akin. And talagang sobrang na-appreciate ko yung pagmamahal niya para sa mga anak ko. Ayan, hindi lamang sa akin, kundi sa mga anak ko, sa pamilya ko, sa nanay ko din minsan na meron siya mga tinutulong. So maraming salamat po. And ayan, sa mga kapwa ko W, ayan, sige, tiis-tiis lang. And sikap lang, kasi ang punta natin dito is para magtrabaho para sa pamilya natin. Kaya go, go, go lang, diba? And kung makatagpo tayo ng mabait na amo, syempre, diba, huwag nating abusuhin para hindi masira yung ating credibility sa mga amo natin, diba? And number one, gustong-gusto ng mga amo natin is be kind and trustful, diba? Magiging mapagkatiwalaan tayo, diba? Be yun nga, no? Basta magpakatotoo ka lang sa sarili mo and isipin mo lang palagi na yung ginagawa mo is para sa pamilya mo, para mag-i-inspired ka sa pagtatrabaho, diba? So, ayan, once again, thank you so much. And, ayan, I hope na kahit pa paano makapagbigay ako ng inspirasyon sa mga kapwa ko OFW. Ayan, na sana, diba? Sana, gawin niyo inspirasyon yung mga goal ninyo kung bakit tayo nandito sa ibang bansa, di ba? So, ayan, and let's enjoy, no? Enjoy natin yung buhay abroad natin habang natatrabaho tayo dito. And then, deserving naman ang sarili natin na minsan bigyan natin ng reward, di ba? And mag-enjoy habang nag-day off tayo. And ingatan po natin, kasi syempre sabi ko nga, yun na yung puhunan natin dito sa ibang bansa, di ba? Ang magandang pangangatawa natin, healthy, di ba? Safety and good health lang palagi. Ayan, and ayan po, no? Wala ting kalimutan na bandang huli, sarili lang din natin yung makakatulong sa atin, di ba? So, ingat tayo sa pagpili ng mga kaibigan. Magiging, magiging wise tayo sa paggastos ng mga pinaghirapan nating pera, di ba? Kasi minsan din natin maiwasan kung sino pa yung mga taong pinagkakatiwalaan natin, kung sino pa yung mga tinuturing nating kaibigan, yun pa yung magdadown sa atin at sisira sa atin, di ba? So, ayan, thank you so much. God bless everyone and thank you so much.